Hello po. Nung nasa Manila kami, ganyan ang ginawa namin sa aming unit. Talagang in-overall makeover namin yan. Pinalitan talaga namin lahat ng kulay. Sabi ko kay Mister, since tayo naman ay hindi lagi lumalabas, pagka tayo ay free, ay ating palitan ng pintura. Naumay na kasi ako doon sa dati. Tapos sabi ko, lalagyan ko ng mural itong dingding na parang natatabangan ba ako. Yung sabihin ay parang tamlay na tamlay at plain na plain siya na white. Dahil ang kinulay namin is white, brown, at saka gray. Yan kasi yung mga favorite color namin. At saka, syempre, aesthetic, sabi nga nila. So, eto, napag-desisyonan ko lagyan siya ng mural talaga. Kaya kahit hindi pa tayo magaling mag-drawing, eh, nag-try ako. So, ang una kong nilagay na color combi ay itong yellow. Pero bandang huli, parang ayaw ko na siya. Habang si Mister naman ay nagpipintura sa kabilang side, sa kabilang kwarto, dahil sa kanya yung mga malalapad, ako naman ay dito dahil natapos na namin itong may parting kusina. Ang natitira na lang namin na gagawin ay yung aming ceiling. Meron kaming ilalagay doon na para maging matapos na. So, pagbalik na lang namin yung kasi hindi lagi kaming nakakapaggawa dahil minsan lumalabas kami. Ito ay pagka nagugustuhan lang namin pagka yung nasa bahay lang, tapos sinisipag, nakaupo lang. Minsan gabi namin ginagawa yan, lalo na kapagka sa araw ay may lakad kami, tapos hindi naman pagod. Di diyan kami nagagawa. Ginagawa namin libangan yan. So, sa ngayon ay natapos ko na yan. Kaya makikita nyo sa bandang huli na tapos na siya. Ang kasunod na laang yan ay yung aming mga gilid ng aming kisame. Yun ang kasunod namin kapag kami ay bumalik. Eh, at least kahit paano, eh, nakatipid dahil kami na rin. Dahil yung last, yung isang unit namin, pinapalitan kong pintura ng dingding lang yun. 5,000 na, dingding lang, di pa kasama mga cabinet. Oh, ay di what more pa kung lahat-lahat. So, eh, ito, mas malaki itong aming unit dito sa Lacson. Kaya alam ko pag ito pinalitan ng pintura ay mahal, ay kaya naman namin mag-asawa. Since ito nga yung hilig ko rin. So at least eh pumapayag naman si Mister na lagyan ko ng murals dahil sabi niya kung saan daw ako masaya eh di gawin ko. Masasabi ko sa kanya, pangako ko, kapag pangit, pintura lang naman yan, eh di buburahin ko, lalagyan ko uli, papatungan ko uli ng iba. Eh nagustuhan naman niya kasi maganda raw, kaya sabi ko yung color combination niya kasi eh nagustuhan niya since marunong nga naman akong magtimpla ng pintura, eh di umokay naman sa kanya lahat. Approve naman yung ginawa kong mural sa kanya. So sa ngayon, andito na kami sa probinsya. Pagbalik na lang uli namin siguro by September, matutuloy namin yung mga gilid ng kisame na yun. So yan na yung natapos ko kasi ito, kaya nilalagyan ko na lang ng finishing, tapos finishing touches na siya, so tatapos na yan, kaya ayan na, naglilinis na ako ng dingding. So yan lang naman yung nilagyan ko ng murals, yan yung part na sobrang laki ay naano ako, nalulungkot naman ako na puting-puti lamang. Nagtatapos pa si Mister sa kabilang side ng kanyang project, kaya sana ay magustuhan nyo rin itong aking ginawa. At sana naman ay maganda sa inyong paningin itong aking ginawa. So, yun lang. Sa bahay lang naman ako gumagawa niyan. At saka, dito lang naman ako malakas ang loob sa aming sarili. Kasi nga, di naman ako ganun kagaling. Kaya, pambahay lang. Tamang pambahay. Eh, banda-banda riyan eh. Pag-uwi ng probinsya, eh baka yun ding aming mga gilid-gilid sa likod ng bahay. Ganyan ko na rin para naman maganda ting. Hindi naman sadya ito ang gusto ko sa sarili ko, ang magpintura. Kaya lang nung bata pa ako, kinakitaan na ako talaga na mahilig ako mag-drawing. So, masali pa nga sa contest nung grade 6 ako eh, nung elementary days ko. So, eto nga, napatigil lang itong pag-drawing ko, yung hilig ko. Maraming bagay sa buhay ko, gusto ko mga arts talaga eh. Pero itong pag-drawing ito, nangyari lang ito, nitong wala na akong mga anak na inaalagaan, nung nag-iisa na ako sa bahay, gusto ko mag-drawing talaga. Pero gusto ko diyan sa mga ganyan malalaki, mga murals ang style na gusto ko. Hindi ko hilig yung canvas, pero yan sana ang gusto kong kunin na kurso nung ako'y nasa college. Gusto ko sana fine arts, kasi hindi kaya ng nanay at tatay ko sa mga ganyang klase ng course kasi mahirap lang naman kami. So, ito nangyari nung wala na akong mga anak na inaalagaan, wala na kami nag-aaral. Dumating sa buhay ko, parang gusto ko mag-drawing. So, ito nga sabi ni Ben, ituloy mo. Kaya ito, nakita ko yung sarili ko sa pagdodrawing. Sa sarili ko lang naman bahay. Alam ko wala magagalit. Alam ko na kaya ko burahin. Ko na-realize na kapag umidad na ang tao, naghahanap na ng dapat gawin sa buhay para malibang. Lalo na kapag naiiwanan lagi. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Bye-bye!